Hi guys, welcome ulit dito sa aking YouTube channel. Ngayon guys, meron lang akong isi-share sa inyo dahil ako po ay magpa-practice na mag-vlog. Ngayon po guys, meron lang akong isi-share patungkol dito sa external wireless microphone. Kasi po guys, ang naging isang problema ko sa pag-vlog, kapag medyo malayo na po tayo sa ating phone, halos hindi na rin tayo naririnig pag nakadistansya na tayo sa phone. Ngayon guys, naisipan kong bumili ng external wireless microphone na kahit papano po, kahit nakadistansya tayo sa ating phone o sa ating cellphone, naririnig pa rin tayo ng malinaw pagka tayo nagsasalita. Hindi po kagaya nung wala tayong external na microphone, medyo habang lumalayo ka sa iyong phone, halos hindi ka rin naririnig yung iyong pagsasalita. Ayun guys, kaya ako na pag-isipang bumili ng external wireless microphone para na kahit malayo ka, naririnig ka pa rin ng malinaw kung anong mga sinasabi mo. Ngayon guys, meron akong napili sa online na wireless microphone. Sana maganda itong napili ko base din sa aking mga nare-review na patungkol dito sa microphone na ito na maganda daw. So ngayon guys, sumubok akong umorder. Kaya ngayon matitesting natin kung maganda po ba talaga. At least meron kayong idea kung kayo man ay may balak na mag-vlog. At least meron po kayong idea sa mic na ito. Kung talaga ito ay maganda. Ngayon guys, pasintabi na lang dyan sa mga professional na vlogger. Ako po ay hindi po ako magaling mag-explain, pero bigyan ko po kayo ng basic information patungkol sa mic na ito na aking in-order sa Lazada. So ngayon buksan natin kung tama po ba talaga yung naipadala sa atin. Ngayon guys, sabay natin punghayan o panoorin natin guys kung maganda po ba itong napili kong microphone. At bigyan ko po kayo nito ng specs at saka yung function niya, kung gaano po ba talaga gaganda ang mic na ito. So yun guys, buksan na po natin. Ayan guys, ito. Ito natin yan. So, wala na pong iba, kundi ito lang po siya. So, ito po siya guys. Bali, ang ano po nito, Buya po yung brand nito guys. So, meron siyang model kung makikita nyo po. Ang model po nito guys ay Buya na BY-V2. So, ito po guys ay pang ano po siya, pang iPhone, kasi ang gamit ko pong phone ay iPhone po guys, pero vintage na, so sobrang luma na po. Wala tayong pamalit ng bago. Ngayon pa guys, ngayon po guys, bubuksan na po natin kung tama po ba yung napadala sa atin. Okay, manual. May warranty card po guys. Hindi ko alam kung ano pong tawag niyan. Cable charger. Dalawa ang cable charger niya guys. Type C po ito guys. At ito na po siya guys, ang ating wireless microphone. So ngayon po guys, ito ang napili po kasi dahil pang iPhone. So meron pong version, variation guys, kung ano po ang gusto nyo, kung Android po ba o Type C po ba ang gusto nyong piliin pag kayo ay nag-order sa online or sa Lazada. So ito po yun guys, yung receiver. Ito po yung
sinasaksak po sa phone. Ito po. And po guys, ito naman po ay ito yung transmitter kung tawagin. So ito po yung kiniklip. Ito po yung kiniklip po dun sa damit pagka ginagamit na po siya. So dalawa pong piraso guys ang pinili ko na variation kasi po kung sakali man na meron tayong taong i-interviewin o tanungin, so hindi na po tayo palipat-lipat ng mic na pag nagsasalita siya ilapit mo sa kanya, at least tag-isa kayo, so at least steady yung microphone yung dalawa, hindi na papalipat-lipat. So ngayon guys, ito para lang malaman nyo kung gaano lang po ito ka liit, kung ano po size po nito, para may idea kayo kung baka sa tingin nyo masyadong malaki po ba ito o masyadong maliit. So ngayon guys, bigyan ko kayo ng basic na ano nito, sukat nito, kung gaano po ba ka laki ito guys. Ngayon guys, ang sukat lang po nyan ay sana po ba yun sukat nya, sukat ang sukat lang po nito guys, yung taas nito mayroon lang po siya ang 52.2 millimeter, so maliit lang po talaga siya guys. Tapos yung lapad po nito mayroon lang po siya ang 25.2 millimeter, yung lapad po niya, yung paganon po. Tapos yung taas nito ay 52.2 millimeter po. So at least may idea kayo guys kung gaano po ito kaliit o gaano kalaki sa tingin nyo po. Tapos meron na rin po siyang filter. Meron na rin po siyang filter guys, gaya nito, na para merong noise cancellation, na ibig sabihin po nito guys na kahit medyo mahangin po sa labas, kung kayo po ay nagbablog, hindi naririnig gaano yung ihip ng hangin pagka tumama dito sa pinaka tip, ito pong sa ibaba po ng pinaka microphone nito, kaya meron pong ganito guys. Okay, so yun guys, yun yung basic info nito sa patungkol naman dito sa ano na to, sa transmitter na ito. So may idea na po kayo guys kung gaano siya kalaki. At meron pong ano dito guys, nakikita nyo po, meron siyang dalawang button sa gilid. So ito po yung isa, ito po yung power. So ngayon guys, kung nakita nyo, yan, meron po siyang power. Ngayon po guys, itong isa naman po, ito po ay ito yung noise cancellation. Na pagka pinindot nyo po ito, ang maririnig lang po na boses, ang mapipick up lang po niya guys, yung boses nyo lang po. So yung mga ingay na, ang tawag po ba doon, unwanted noise ba yon, yung mga ihip ng hangin o ingay ng electric fan, nawawala po yon. So bali ang maririnig, ang dinidetect lang po niya yung talagang yung boses niyo na po. Ito lang po yung kagandahan dito sa mic na ito guys. So sana meron kayong nakuhang basic information patungkol po sa mic na ito. Ngayon po guys, ito uli yung ano niya, yung transmitter po. Ngayon yung transmitter na to guys, meron po siyang saksakan ng charger. Ito po. Ngayon po. Ngayon po kasi guys, kung kunyari malulubat na po yung cellphone nyo dahil nagbablog kayo, tapos ito, kung ito nakasalpak dun sa charging port nyo po, so ngayon dito nyo po isasaksak yung charger nyo. So hindi nyo po kailangan na hugutin ito para lang magcha-charge yung phone nyo, dahil ito meron na po siyang charging port. Ito pong butas na ito guys. So ngayon po guys, ang bali ang size lang po nito guys ay guys, tingnan natin yung pinaka size niya. Ang size lang po nito guys, yung palapad niyang pa ganun, kung gaano lang po yung kaliit ito, ay meron lang po siya ang 44 millimeter yung haba po nito. Tapos guys, yung kapal, yung pa ganun po, kung gaano lang po siya kalapad, ay meron lang po siyang 24.7
millimeter. At saka, yung nipis po niyan po guys, yung paganito po, ang sukat lang po niyan ay 9.3 millimeter. So ngayon guys, talagang sakto lang sa phone. Hindi siya sa gabal sa phone natin. Tapos hindi rin po siya mabigat. So safe siyang gamitin sa tingin ko po. Hindi ko pa po naman nasubukan, pero sa tingin ko po maganda siya. Ngayon guys, ito po siya. Titesting ko po itong isa kung may power po ba parehas. So yun guys, meron naman po silang power parehas. So ang kulang na lang po natin dito guys ay testing kung gaano po ba kalayo yung kayang abutin nito guys, kasi ito po yung pinaka importanteng pag-uusapan natin. Kasi ang katanungan dito karamihan guys, gaano po ba kalayo ang kayang abutin ang microphone na ito. So ngayon guys, base sa kanyang specs na binibigay ay kaya po nitong aabot sa layo ng 50 meters is equivalent po ng 164 feet. So napakalayo guys, 50 meters malayo. Doon kahit sa kapitbahay nyo, sa likod ng kapitbahay nyo ay kayang abutin yung salita mo o yung sinasabi mo. Kahit yung phone mo nasa bahay mo, tapos nandun ka sa pangalawang bahay, sa kapitbahay mo, nakipagmaritisan ka doon, kayang-kayang mag-record ito guys, na nakalagay sa bolsa kung saan mo siya yung pwede ikiklip ang transmitter na ito guys. Ito ngayon pwede mong gamitin na parang spy. Meron kang idea ngayon paano gamitin ito na mas importanteng bagay ito guys. Maraming pwedeng paggamitan, depende na lang sa pangangailangan mo. Ngayon guys, itong receiver na ito, para madagdagan na rin natin yung basic na information patungkol sa mic na ito, ang charging time po nito guys kung sakaling malubat siya ay meron po siyang 2 hours, 2 oras ang charging time niya. Pero ang tagal po niyang maubos kapag ginamit yun na po ay meron siyang 9 hours continuous operation o continuous running bago siya malubat. So ibig sabihin guys, kahit mula umaga hanggang maghapon, basta pasok sa 9 hours, kaya niyang 9 hours ang operation nito. Ibig sabihin guys, kahit mamamaga na yung gilagid mo sa kakasalita o kakabla, hindi mo siya basta-basta naubos. Kaya guys, dalawa po itong binili ko kung sakali man mapunta tayo sa lugar na medyo pahirapan ang charging, at least ito, kung dalawa ang magiging dala mo, ibig sabihin, kahit sa 2 araw o isang araw o isang gabi na pag-vlog mo, kayang mag-sustain itong mga device na ito. So, sana guys, meron po kayong nakuhang magandang info patungkol dito sa mic na ito guys. So, ngayon po pala guys, itong mic na ito, itong clip na po ito, ay naiikot po siya ng 360. So, naiikot po siya. Kahit saan, pwede siyang naikot. So, walang problema dito kung pababa yung pagka-clip, pag-ilid, patayo. So, paiga. So, walang problema dahil itong yung pinaka-clip po niya guys ay narurotate po ito. So, yun lang po ang kagandahan nito. So, ngayon guys, ang kulang na lang natin dito ay iti-testing kung gaano po ba talaga kalayo. Matesting natin to sa labas guys. So, susubukan ko kahit hindi tayo umabot ng 50 meters. Guys, testing na natin. Mic check. So guys, ito na po yun siya. Ito na yung ginagamit kong mic na to ngayon sa aking phone. So, ito po guys pala, bago tayo mag-testing sa labas, meron akong nakalimutan pa tungkol dito sa ano na to, sa transmitter na ito. Kung mapapansin nyo guys, nakakulay blue po siya. Ibig niyan sabihin po guys, pag naka-blue lang ho siya yung ilaw na yan, ay hindi pa po naka-activate yung noise cancellation po.
Ngayon po guys, para malaman nyo kung naka-on yung noise cancellation po, ay dapat naka-green po yan. Pindutin nyo lang po yung button na yan, yung kulay blue. Kung mapapansin nyo po guys, pag pinindut nyo po yan, nagkukulay green siya. Ibig sabihin, naka-activate na po yung noise cancellation po niya. Kagaya po ng mga ihip ng electric fan o ihip ng hangin. So, hindi na po niya dinidetect yun, kundi yung boses niya lang po. So, dapat nakalagay tayo sa mode na ganyan, na naka-green siya. Ibig sabihin, naka-activate po guys yung noise cancellation. So, ngayon guys, titesting natin sa labas kung gaano po ba talaga kalayo ang kanyang abutin. Baga, ma-scam tayo. Sasabihin nilang 50 meters tapos baka sa 5 meters pa lang ay hindi na po tayo naririnig. Maigi na yung ititesting natin ng mabuti guys. So ngayon guys, samahan niyo ako sa labas. Titesting natin sa labas. Ngayon guys, dito na tayo sa labas. Ititesting ko kung gaano po ba kalayo ang aabutin. Kahit hindi man tayo maabot ng 50 meters, at least matest natin na medyo malayo yung aabutin yung wireless na ito. So ngayon guys, siguro kung makikita nyo yung sasakyan na puti na yan, siguro tansya ko dyan na sa mga 12 meters yung saban na puti na yan. So ngayon guys, testing natin kung kaya pa bang abutin. Check, mic, 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 check. So ngayon guys, nandito, tansya ko dito sa mga 12 to 15 meters ang layo nito. So kung narinig niyo po ako guys, ibig sabihin, hindi na masama yung distance nito dahil ako man ay hindi ko na rin makita yung itsura ko sa cellphone ko. Napakalayo na po nito. So, hindi ko na makita yung itsura ko sa phone. So ngayon guys, subukan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. So ngayon guys, kung narinig niyo pa po sa ganun kalayo na distance, so hindi na siguro masama guys. Dahil malayo na, kung mabablog po kayo, hindi na talo sa ganun kalayo kung kayo ay mabablog. So sana guys, meron kayong natutunan sa vlog na ito at magkaroon kayo ng idea kung bibili man kayo ng wireless external microphone. Ayun guys, natesting na natin sa labas ang ating Buya BY-V wireless microphone. Ngayon po guys, sana nagkaroon po talaga kayo ng idea sa ating binablog ngayon na external mic na tinitesting natin sa labas. At least napatunayan natin guys na mukhang hindi naman tayo nai-scam dun sa nabili natin. Ano po? Dahil sa tansya ko po ay umabot talaga siya ng 12 to 15 meters. So, sulit na guys dun sa yung nabili natin na microphone na ito. Ngayon po pala guys, meron po akong nakalimutan kung magkano po pala yung price dyan sa mic na ito na aking napili. So ngayon guys, balik, nakuha ko lang sa Lazada ito ng 1,582 pagka dalawa po ang transmitter na inyong bibilin. Ibig sabihin guys, dalawa pong ganito. Pag dalawa, 582. 1,582, sorry. Ngayon guys, pag isa lang po nyo ang isa lang po ang kukunin na transmitter ay nasa 1,300 mga ganun po guys. So, pwede niyo i-check sa Lazada kung ano po yung pinaka-exactong price. So, sana guys, meron po kayong natutunan o sarang nagkaroon kayo ng idea sa video na ito na kung may balak po kayong bumili ng external na wireless microphone para po sa inyong pagbabalak o sa inyong vlog na gamit lang ang inyong phone.
Ngayon guys, mamili na lang po kayo kung para sa Android or Type-C. Kasi mayroon namang napipili doon kung ano ang iyong kailangan. So, sana guys, patuloy kayo na suporta sa aking YouTube channel. At meron pa rin akong may share na mga vlog na kung ano-ano pa na gusto, kung ano man yung alam ko na pwede kong i-share din sa inyo. So maraming salamat guys sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli, maraming salamat.